Mga sangkay, ano po itong napabalitang hindi magandang kalagayan ng kontinente sa ating planeta? Ito po ay walang iba kundi ang Europe, mga sangkay. Yan po ang ating pag-uusapan at aalamin ngayon. So what's up, mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Ay nako, mayroon po tayong nakita ditong balita, mga sangkay, na ibinalita po mismo ng international media. At panigurado, hindi po ito nakakatuwang balita, mga sangkay, dahil nga po mayroon pong nangyayari sa Europe na panigurado hindi po, kahit ako, mga sangkay, medyo very very alarming kasi ito. Pero bago po tayo magpasimula, mga sangkay, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe, at kung hindi pa, mga sangkay, click the subscribe below. Mga sangkay, may makikita kayong subscribe button sa ibaba, pindutin nyo lamang po yun, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe below, click the bell and click all. Napakadali lamang po yan, mga sangkay, dahil nga po 1.08 million na po tayo. Talagang paangat po tayo ng paangat. Team Paangat. Shoutout nga pala sa Team Paangat dyan, no? So, ito na, mga sangkay. Tingnan po natin ang balitang ito. I-subscribe nyo to lagi, guys. Kasi mahalagang topic yung pinag-uusapan natin dito. Especially pagdating sa climate change. Mga nangyayari ngayon na recently, nangyayari po talaga sa ating mundo. Ito. May nagaganap sa Europe. Ito, mga sangkay. Basahin po muna natin bago po natin i-play ang video na yan. Floods, heat waves, incessant rain, and climate change is driving force behind all extreme weather conditions throughout the globe. And it is significantly affecting Europe, which is now, ito ha, ito ang pasabog, mga sangkay. Lahat ng ito ay naaapektuhan ng buong mundo, mga sangkay, pero mayroon po ditong pasabog. Ang Europe umano ay mas matinding naaapektuhan, at ayon po dito, which is now the fastest warming continent in the world. Pinakamabilis umano, mga sangkay, na nagiging mainit ngayon sa buong mundo. Wala pong iba kundi ang Europe. Bakit nga kaya ito nangyayari, mga sangkay, no? Talagang totoo yung ano eh, naihula po sa Bible o prophecy, mga sangkay, mukhang ito nangyayari po ngayon sa buong mundo, no? Well, ito, tingnan po natin ang balita mula po sa international media. Floods, heat waves, incessant rain, climate change is the driving force behind all the extreme weather conditions throughout the globe. Throughout the globe, ibig sabihin, buong mundo nakakaranas nito itong floods. Itong epekto po ito ng climate change, ha? Floods, mga matitinding pagbaha, heat waves, matinding init ng panahon, incessant rain, itong mga matitinding mga pag-ulan, mga sangkay, na hindi na po normal, at itong climate change is driving umano behind all the extreme weather conditions. Buong mundo nakakaranas na ito, pero ito. And it is significantly affecting Europe, which is now the fastest warming continent in the world. Pinakamabilis, mga sangkay, na umiinit na kontinente sa buong mundo. Akalain mo, Europe ba? Ano ang nangyayari sa Europe? Ito pa naman ang isa sa pinaka ano to. Tingin ko sila ang pinakamayamang kontinente. For me lang. The World Meteorological Organization and the European Union's Climate Change Service laid out a new report which states that Europe should brace for deadly heat waves as the continent recorded 2.3 degrees Celsius hotter temperature last year in pre-industrial times. Grabe, no? Ayan, no? Nakakaano, nakaka delikado po itong heat waves na nangyayari sa Europe. Isipin nyo, dito sa Pilipinas, mga sangkay, kahit papano, we are blessed. Why? Ito ang dapat ipagpasalamat natin sa ating Panginoon.
na kahit po sanay na sanay po tayo sa init dito ng panahon, but we are blessed kasi nga po kahit papano ha, we are not happy actually na nangyayari ito sa ibang kontinente. Pero ipagpasalamat natin sa Panginoon, mga sangkay, na kahit papano dito inuulan po tayo. Umaraw man, mga sangkay, maya-maya umuulan. So hindi po tayo nabubugbog ng matinding araw, hindi rin po tayo nabubugbog ng matinding ulan. The continent, which has been warming twice the global average since the 1980s, saw its warmest summer on record last year. Grabe oh! Tingnan nyo to ha! At least 16,000 na mga tao ang sumakabilang buhay dahil po sa heat wave last year. Guys, anong nangyayari dyan po sa Europe? Bakit nga ba itong Europe ang tinatamaan ng matinding init ng panahon? Mas mabilis po, mga sangkay, ha? Samantalang dito sa Asia, mainit din naman. Pero bakit ang Europe ang nakikita po ngayon ng mga scientists na pinakamabilis na umiinit na kontinente? According to the report, Europe has been warming twice as fast as the global average since the 1980s. Grabe. The high temperatures in Europe exacerbated the severe and widespread drought conditions. Severe na po. Ibig sabihin, malala na po yung init ng panahon doon. And fueled violent widespread wildfires, resulting in the second largest burnt area on record. Wildfires. Ito po yung mga ebidensya. Kasi ngayon sa Europe, mga sangkay, mariban po sa sobrang init ng panahon, ito na po yung effect. Yung effect po ng climate change, pag-init ng panahon dahil nga po sa global warming, nasusunog po yung mga kagubatan nila. Okay? Halos normal, very common ito na nangyayari sa kanila. Maliban dyan, mga sangkay, yung mga ilog nila, nawawala na po ng mga tubig. So ito po yung kaganapan ngayon sa kanilang kontinente na talagang nagugulat po ang buong mundo at maging ang mga scientists. So hindi po normal. Ibig sabihin na ito, mga sangkay, itong sinasabing climate change ay totoo talaga. At huwag po natin isawalang bahala. Dapat nga po ang inaasikaso ng mga world leaders ay ito po eh. Instead na mga kaek-ekan sa politika, di ba? The WMO report also states that the world has warmed an average of nearly 1.2 degrees Celsius since the mid-1800s. You know, world has warmed an average 1.2 Celsius since 18s. The hardest hit are the most vulnerable people who have... Grabe, tingnan nyo to. So, sobrang init ang panahon sa Europe. Tingnan nyo to mabuti. Vulnerable people who have done... Yan o, yung naliligo na po si the kuya. Hardest... Naliligo na po sila sa ano? Fountain or mga... Hindi ko alam kung gripo ba ito sa mga pasyalan. Hit are the most vulnerable people who have done little to contribute to the fossil fuel emissions that drive up the temperatures. Fossil fuel emissions, yun pa rin, mga sangkay. Kaya nga po hinihiling po ng marami na yung mga scientist ang nananawagan nito actually sa world leaders na hanggat maaari bago po nang mag 2030 matanggal na po itong fossil fuel paggamit po dyan. So ano po yung alternative dyan? Diba? Yung mga ano na, gaya po ng, ewan ko, may mga sasakyan na rin po ngayon na solar, di ba? Kaya nga lang, sobrang mahal. Solar ba ang tawag doon? Or electric? Yung mga sinasaksak lang, yung mga chinacharge. Yung iba naman, sa araw lang, umaasa mga sangka, may mga sasakyan. Na ganun. Mga bagong invento yan, mga discovery. Mga new invented cars at marami pa pong iba. Pero kaya nga lang, hindi ko alam paano mapipigilan itong fossil fuel. Kasi... ano eh, ito na po yung kalakaran ngayon sa buong mundo eh. Papaano po mahihinto yung ang paggamit niyan? It has also been highlighted that climate change impacts are becoming increasingly severe across the world. According to estimates, more than 16,000 people died of severe heat last year in Grabe. Europe alone. While ilan, sa Europe lang po yun ha, mga sangkay. 1,000 people died of severe heat across the world. According to estimates, more than 16,000 people died of severe heat last year in Europe alone. Last year, Europe alone, 16,000, more than that, mga sangkay. Yan po.
Ewan ko lang kung hindi pa rin po magigising ang mga tao ngayon. Okay, hindi po normal ang panahon. That is why we need to serve God. Yun po talaga yung message ko ngayon. We have to serve God. Habang hindi pa po late ang lahat, di ba? While extreme weather conditions accounted for more than $2 billion in damages. However, in the most alarming part of the report, the UN-backed climate service expressed that these are not one-off occurrences. These climate patterns are evolving and will make heat waves more extreme and more frequent across regions. Yun ang bad news, mga sangkay. Mas malala pa po ang mangyayari sa mga susunod na araw, buwan, taon, panahon. So, ano ba't ibig sabihin na ito, mga sangkay? Unstoppable na po itong ano? Heat waves? Diba? Ano to? Unstoppable na ba? Hindi na ba mapipigilan? Eto guys, so, sa sobrang init ng panahon, kinakailangan na po nila mag-swimming. Ano pa ba? Eto, may nakita nga ako kanina, mga sangkay, sa mismong ano na to. Ayan, makikita po natin yung mga fountain po nila. Diyan na po sila ng init. Nagpapalamig po dahil po sa init ng panahon. So ano po ang inyong opinion tungkol po dito, mga sangkay? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Isang kontinente. Ito po ay ang Europe na mabilis po ang umiinit ngayon. Ano po ang inyong komento? But for me, my comment is wala, nangyayari na po ito ngayon. I don't know kung paano pa nila mare-resolve ito by 2030. But ang point ko dito, lahat ng bagay na ito na nangyayari ay paalala sa ating lahat, mga sangkay, na mayroon pong Diyos. Maglingkod po tayo sa Panginoon ng talagang totoong paglilingkod. Hindi po yung sinasabi nyo lang na, naniniwala naman ako na may Diyos eh. Pero nasa bahay lang. Pero lagi trabaho. Pero wala pong time para sa Panginoon. Diba? Serve God. Okay? So, and now I invite you to please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.